What's up, guys? Welcome back sa isang panibagong vlog, no? At kumusta po ang lahat? At miss na miss ko na po kayo. So medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Almost 3 months kasi marami akong ginawa sa buhay ngayon. At ako ay nagpakasal. Ayan ang aking asawa. Hindi ako nakapag-edit, hindi ako nakapag-vlog. So ngayon ako ay mag-aayos na aking bike. Papalit ako ng gulong kasi may BMX day sa Tuesday ng hapon. So, kaya kailangan mag-prepare ng bike. Yung bike ko ay hindi ko nagamit for ilang months. As in, hindi ko talaga siya nagamit. Tsaka, pangit din mag-ano ngayon dito, mag-bike. Kasi, sobrang init. Umabot ng 50 degrees dito, guys, sa Middle East. So, kaya, ngayon, ako ay mag-prepare para sa, ano, BMX day. So, palit tayo ng gulong and then mag-a-align tayo ng rim kasi yung ano ko yung rim sa harap is medyo may tama. So, tuturuan ko kayo ngayon, guys, kung paano mag-align gamit yung ZIPTIE. So ayan, guys, natanggal na natin yung ano, yung gulong. Tapos so tingnan niyo, guys, ha. Tama yung tama ng bike ko. Yan. Hindi naman ganoon kalaki yung tama niya. Pero ayusin natin. Kasi papalit din ako ng gulong ito. Maxxis Grifter tyre. So yung tama is more on dito sa kabila. So dito, you know. Yan. Hindi naman siya ganoon kalaki yung tama. So ano nga ba yung principle ng rim? So, ganito yung gagawin natin, guys. If dito, sa sayad mamaya, sa ZIPTIE na lalagay ko, yung ihigpitan natin na spoke is nandito sa kabila, sa right side. Pero, pag dito naman yung problema mamaya sa kabila, dito sa right side, yung ihigpitan natin na spoke is yung nasa left side. So, papakita ko sa inyo, guys, ha? So ayan, guys, nalagay na natin yung ZIPTIE. Yan. So yan yung magiging guide natin mamaya. Yan sa pag-check ng ating ano. Yeah, mag-focus. Pag-check ng ating alignment. Dito din sa kabila. Yan. Para kitang-kita mo talaga kung saan yung tama. So gagamit tayo dito ng itong bilog. Spoke wrench. Gamitin natin. So, ito yung gagawin nyo, guys. I-adjust nyo na to hanggang sa mawala yung hanggang sa hindi na siya sumasabit dito sa ZIPTIE, yung rim. Hanggang sa maging pantay siya. Tulad nyo, no? Yan. So, ganito, medyo okay-okay na siya. So, dito naman sa kabila. Dito naman sa kabila. So ayun, guys, no, natapos na natin yung pag-align gamit tong ZIPTIE. So check nyo, guys, ha. Ayan. So, diba? Wala nang ano, wala nang bengkong o di kaya at hindi din siya yung ano, tumatalon-talon-talon. Wala. Diba? Smooth na siya. So lagay na natin yung gulong. So let's do this. So gamitin natin yung ano, lumang interior dito galing sa federal ko. Ano pala to, guys? Eklat din to. So kaya pala ako nawala, guys, ng medyo matagal. Kasi nag-ayos ako ng papel ko para sa kasal namin ng asawa ko. Ilalagay ko yung picture ng kasal namin dyan.
Tapos, nag-aaral din ako ngayon. Nagmamasteral ako. Kaya, medyo hindi, wala akong time sa pag-ano, sa pag-vlog. So, ngayon nga ulit ako nagka-time. Kasi, kailangan kong mag-vlog. Wala lang. Kasi, malapit na kasi yung ano, BMX team. Sayang naman kung hindi ko i-vlog to. Sayang. Grifter tyre, Maxxis. Tapos mas magaan to siya guys sa ano, sa kaysa diyan sa Federal yung Maxxis na to kasi folding tyre. Diba? Tapos 110 to 120 PSI dapat yung ano ko dito. Yung hangin para hindi masira yung gilid niya. So ayun guys no. Nagpalit ako ng gulong pero wala akong air pump nasa sasakyan. Ay mahal. So, kailangan kong... Oh my God. Babayin ko muna yung air pump sa ano. Ah, di pala. Bibili na lang ako dyan sa ano. Weston. Kasi mura lang naman yung dito yung air pump. So, baba muna ako guys. So, or di kaya isasama ko yun dun sa Weston sa bibilihan ko ng air pump. Let's go! So, parang wala. Hoy, dito meron. Eh, hindi tayo binigo ng ating pagbaba. So, 9:40. So, pwede na to, guys. So, ayun guys, nakabalik na tayo dito sa bahay. So, nabili na natin yung pump. So, hangin na natin 'to para maikabit na. Boom! Bagong gulong! So, kapit na tayo guys! So, lagyan natin yung mga half guard. So guys, tapos na yung nasa unahan. So, sa likod naman yung ayusin natin ngayon. Oh, hinihingal ako. So, out with all, in with the new. So yun guys, tapos na tayo magpalit, mag-align ng rim sa harap, tapos na rin tayo mag-align sa likod, napalitan na rin yung ano, yung mga gulong, Maxxis na. Tapos, papalitan na lang natin ngayon, is yung grips, so ODI grips, kulay red. So papalitan na natin yung salt na grip. Pahirapan tayo ngayon dito guys sa grip.
gawin natin. Gawin natin siya. Lagyan muna natin ng tubig. So guys, kung nahihirapan kayo guys maglagay ng ano ng handle grip kasi tulad dito ng ODI napaka lagkit to sa ano sa bakal. Gawin niyo lang guys, isbasain niyo ng tubig. Huwag niyo basain ng oil kasi masisira to. Yung tubig is tutuyo yan siya. So ayun guys, natapos na nating palitan yung ano, yung gulong natin. So from Federal to Maxxis. Then yung ano din natin, yung grips pinalitan din natin from Salt tapos pinalitan natin ng ODI. Then nakapag-align na rin tayo ng ano, rim natin sa harap at likod. So hanggang dyan na lang po tayo guys at huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Until next video po, stay safe, stay home, and God bless. Mahal. Bye-bye.